natin. Ayan, kausapin na po natin ang ating first caller na si Christopher Nalayo. Good morning sa iyo, Christopher. Anong gusto mong ikonsulta kay Dean Mel? Good morning, Attorney Mel. Ako si Christopher. Yung lima, ani mo kami magkakapatid. Okay. At napag-usapan na namin yung pagpahati-hati sa lupa. Sakaling isang hindi sumang-ayon sa lima ko pang kapatid, tatanong ko lang po, kung pwede bang mapatituluhan yung nasabing lupa? Ayan, okay. So itong lupa na to, namanan nyo ito sa inyong mga magulang? Oo. Okay, alam mo, ganito yan eh. Sa mga lupain ng mga magulang na namatay, may proseso para paglilipat, Cheryl. Either merong last will and testament ang iyong mga magulang na aaprubahan ng korte, palagay ko wala kayo niyan. O kaya meron kayong extrajudicial settlement, parang kontrata, mga magkakapatid, nagkasunduan na, hatian na tayo. Yan ang pangalawa. At ang pangatlo, pupunta ka sa korte, ang tawag doon, intestate proceeding. Ngayon, kung hindi kayo nagkakasundo ng inyong mga magkakapatid, Cheryl, kahit isa lang doon, kahit hindi niya bigay ang kanyang rason kung bakit ayaw niyang maghati-hatian. Kahit na ang rason niya, walang kakwenta-kwenta. Hindi mahahati iyan. Hindi niyo mapapatituluhan yan. Kaya pupunta kayo sa pangatlong pamamaraan. Ayun. Pupunta na kayo sa korte, sa intestate succession, para na nga ang korte ang magsasabi, ito ang kalupaan ng naiwan yung mga magulang, ito na, hahatiin ko na, sasabihin ng West yan. Ang problema doon, Cheryl, basta tinatina ng West, wala kang control doon. Kung paano magiging hatian? Oo, baaring kahit ano na ang sabihin mo sa West, baka ibigay niya ang isang parting ayaw mo. Mm-mm. Pero kung kayo'y nagkakasundong mga magkakapatid, ito yung tinatawag na extrajudicial settlement na maaaring pumili ka kung saan mo gusto. Mm-hmm. So, ganyan yon. Kaya, alam mo... Parang ang lumalabas ngayon, Christopher, yun na ba yung pinakahuli niyong opsyon talagang mapupunta na kayo sa korte? Dahil sabi mo nga, isa sa mga kapatid mo ay ayaw pumayag. Oo, wala na talaga, Christopher, kasi basta't isa lang ang ayaw pumayag, hindi talaga matutuloy ang voluntaryong hati-hatian ng mga ari-arian na naiwang mga magulang. Ng mga magulang, kaya pupunta kayo sa korte para ang korte magusga. Gagastos lang kayo dyan, yun lang nga. Medyo, ang pagkakaalam ko pa nga, ang huling gastos dyan, filing fee pa lang sa korte, around 1.3-1.4% ng halaga ng kalupaan o ari-arian na inyong paghahatian. Okay. Kaya yan ang consequence niyan. Ayan, Christopher, okay, Christopher, sana nagabayan ka dyan. Okay, maraming salamat ho. Okay. You're welcome. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.